Hello, magandang tanghali po sa ating lahat. Ngayon po ay nandito na naman po akong muli. At ngayon po ay atin namang ibabahagi sa inyo kung paano ba natin malalaman kung talagang totoong mahal tayo ng isang tao or baka naman ang kanyang pagmamahal sa atin ay fake. Paano ba natin ito malalaman? Ano ba ang mga sinyalis na ito na nagsasabing tunay kanyang mahal or baka naman piki ang kanyang pagmamahal sa iyo? Narito po at ating alamin. Una po nating malalaman na talagang fake lamang ang kanyang pag-ibig sa'yo ay ibig kanyang baguhin. Ibig kanyang baguhin kung paano kanya nakilala. Kung talagang mahal ka ng isang tao, ay hindi lang ang katangian mo ang dapat niyang mahalin, kundi pati na rin ang iyong mga kapintasan. Hindi lamang yung ang magaganda mong katangian ang dapat niyang mahalin, dapat tanggap din niya ang iyong mga kapintasan. Yun po. Ngunit kung sa ganyang paraan ay gusto kanyang baguhin, ibig sabihin ay hindi tapat ang kanyang pag-ibig sa'yo. Number 2, kinukontrol ka niya. Mali naman yata yung kukontrolin, mali naman yata yung papayagan mo siyang kontrolin niya ang iyong buhay. Dapat ay irespeto ka rin niya at sa halip na kukontrahin niya ay papakialaman niya yung mga decision mo. Okay lang naman kung papakialaman niya kung nakikita niyang mali. Ngunit kung alam mo naman sa ang decision mo sa iyong sarili, ang mga gusto mo sa buhay ay para din sa ikakabuti mo, ngunit kukontrolin niya yon, hindi kanya masusuportahan, ay ibig sabihin ay fake ang kanyang pag-ibig. Dapat naman po, kung alam niyang may nais ka sa iyong buhay, kung talagang mahal ka ng taong ito, ay susuportahan niya ang iyong mga nais. Ngunit, instead na isuportahan ka, ay kinukontrol ka pa niya at kinukontra ka niya, ibig sabihin ay hindi kanya totoong mahal. Number 3, hindi kanya pinagkakatiwalaan. Huwag kang magtiyaga sa taong hindi naman naniniwala sa iyong angking galing, sa iyong angking talino. Masasaktan ka lang at darating ang araw na magdududa ka rin sa iyong sarili. Pati ikaw ay mawawala na rin ng tiwala sa iyong sarili kung lagi niyang ipinapakita sa iyo ang kanyang pagdududa. Kumbaga, pati ikaw ay mapapaisip ka na rin sa iyong sarili na talaga bang hindi ako dapat pagkatiwalaan. Kaya dapat kung talagang mahal ka ng isang tao ay naroon yung tiwala, pagkakatiwalaan ka niya dahil mahal ka niya. Tunay kanyang mahal. Number four, hindi siya interesado sa mga kwento mo, sa mga binabahagi mo sa kanya. Dapat ay lagi siyang excited kapag may ibinabahagi ka sa kanya. Makikita mo siya na walang ka-interest man lamang sa iyong mga kwento. Kumbaga, instead na pakinggan ka ay iniiba niya ang usapan. Hindi ka talaga niyan mahal. Maaari ngang napipilitan lang siyang pakisamahan ka. Masakit pero maigi nang matauhan ka ng mas maaga. Kung nakikita mo itong sign na ito sa iyong partner, ay alam mo na na talagang fake ang kanyang pagmamahal sa iyo. Madali para sa kanya, nasaktan ka. Kung parang masaktan ka man, ay parang wala lang sa kanya, parang instead na suyuin ka, ay iiwanan ka pa niya at parang wala pa siyang pakialam sa'yo. Dahil nga, hindi ka naman mahalaga sa kanya. Siyempre, pag tayo ay mahalaga at talagang mahal tayo ng isang tao, ay talagang iiwasan niya ang mga bagay na alam niyang makakasakit sa atin. Iiwasan niya ang mga bagay na ayaw nating gawin, ay na ayaw nating gawin niya at alam niya na ikaw ay masaksaktan. Kasi once na mahal mo isang tao at nakikita mo siyang nasasaktan, tayo din po ang unang masasaktan. Pero pag itong taong ito ay mas ginagawa pa niya ang mga bagay na alam mong ayaw na ayaw mo at alam niyang masasaktan ka, ay mas lalo niyang ginagawa, that means na talagang wala siyang feeling sa iyo kundi yung kanyang pag-ibig sa iyo ay mapagkunwari lamang, hindi tunay. Kumbaga, fake ang kanyang pagmamahal sa iyo.
Hindi natin dapat kalimutan ay baka mamaya ay lumuha lamang tayo kung talagang mananatili tayo sa ganitong klaseng relasyon. Kung minsan kasi inaalala natin ang pagmamahal ay ibibigay sa atin ay iniisip natin kung baka naman magbago pa siya, pero kung nakikita mo naman na ito ang laging nangyayari, hindi po masamang bumitaw at mahalin ang inyong sarili. Mahalin natin ng labis ang ating sarili, dahil sa ganyang paraan ay mas mahahanap natin ang tunay na pag-ibig. Ayan po lamang, maraming maraming salamat at magandang tanghali sa ating lahat.